ang disbarment kasi na proceedings, Admar, Hana, sabi ng batas, it is absolutely confidential and private in nature. So you do not announce this part. So it means confidential yan, hindi dapat i-publish yan kung kahit saan-saan. Ayan, Kuya Mark, ano ba ang nature nito para sa kaalaman ng ating mga kababayan? Kasi talagang naalala ko dati, every time nalalabas sa entablado, itong si Secretary Larry Gidon during mga sorties nila, no, campaign, talagang naghihiyawan. Ibig sabihin, maraming mga supporter. At nagtaka bigla na after ng appointment, marami just excited after, sa kanyang no? pagkaka-appointment. One day after. Oo. Kaya na-disbar naman, natanggal yung kanyang lisensya bilang actually, abogado. Actually, hindi pa nga naka-take out eh. Oo hindi pa. May announcement lang na na-appointsya ni Presidente BBM as Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Then, a day after, may resolution na na-disbar daw siya. But until now, wala pang na-receive na official document from the camp ni Secretary Larry Gadon na yung decision na na-disbar daw puno siya. Nakita lang natin sa social media ng Supreme Court, ng under the PIO office ng Supreme Court, na na-disbar siya. So anong ibig sabihin doon? Kasi ang disbarment kasi na proceedings, Admar, Hana, sabi ng batas, it is absolutely confidential and private in nature. So you do not announce this part. So it means confidential yan, hindi dapat i-publish yan kung kahit saan-saan. There's only one exception. Sabi ng Rules of Court, this is a batas to. Wala, hindi ito, this is not my opinion, but this is based on the Rules of Court. Sabi doon na pwedeng i-publish basta final na ang order ng Supreme Court. I-publish like any other decisions ng Supreme Court. Ibig sabihin, pag final, and executory na ang decision. In this case, paano naging final and executory na may isang remedy pa si Secretary Larry Gadon? Yun ang pag-file ng motion for reconsideration. Unahin ko lang muna dahil bago ito nangyari, itong disbarment, meron bang ibinigay ang Korte Suprema na, oy, suspended ka muna bilang abogado? Kasi yun yung pinakauna habang dinidinig. Kasi sa pagkakaalala ko, parang wala atang nakitang formal na papel na ikaw ay suspendido muna bilang abogado. Another from the social media na din, na-receive niya yung order na preventively suspended only after 5 months. Na-receive niya, in fact, after election na, May 2022. But yung order daw, January daw, nakuha na. So, nandyan po sa official Facebook yata or social media or website ng Supreme Court na preventively suspended siya noong January of 2022. But na-receive niya yung suspension May of 2022, meaning after 5 months na. Is it unusual, attorney? Very unusual yan. In the very first place, dapat hindi publish yan. Kasi sabi ko nga, ang nature ng disbarment proceeding is private and second, confidential. Hindi dapat i-publish yan sa website, sa news, sa social media, in fact, even the website ng Korte Suprema. Kasi sabi ng batas, there's only one exception. It can be published basta final ang order ng Supreme Court. Like any other cases. Yun lang ang exception doon. Ibig sabihin, final na in this case, paano naging final na may remedy pa? Sabi ng batas, 15 days. 15 days from receipt of the official document of the resolution or decision ng Supreme Court. In this case, wala pa na-receive. Ang nakalagay lang doon ang nakalagay sa website or sa social media ng Supreme Court. May nakalagay nga doon na may pending pa na 4 sa Supreme Court, 6 daw sa IBP. Sabi ko nga, dapat hindi pwedeng sabihin yun in the very first place. Sabi ko nga, from the start, the nature of disbarment proceeding must be, number one, absolutely confidential and it must be private in nature. Attorney, what's the rationale behind this proceeding no, na kailangan private, confidential? Because kahit na itong disbarment proceeding is a sui generis. You say sui generis, parang nakakaiba. It's not civil case, it's not criminal case, but kahit na hindi siya civil case, hindi siya criminal case, yung mga respondent lawyers, they are presumed innocent. Until proven guilty. Ibig sabihin, the complainant ang may burden of proof na magpresenta ng ebidensya na guilty itong abogado na ito. And second,
yung respondent lawyer, he enjoys yung tinatawag na equality, equal protection of the law. Mm. In this case, paano yan nangyari? First, walang verified complaint na final si Raisa Robles. Wala ganun. Mm-hmm. Ang nag-file is just a letter from the organization ng isang foreign correspondent of the Philippines. Mm-hmm. Ordinary letter. Is it ordinary letter? Hindi verified, hindi under oath, hindi notarized. Mm-hmm. Ano bang isabihin pag private document? Pag private document like that letter from the foreign correspondent of the Philippines, kasi hindi siya notarized, it means there is no presumption of its authenticity and due execution. Mm-hmm. Ano bang ibig sabihin na there is no presumption of its authenticity and due execution? It means pwedeng totoo, mm-hmm. pwedeng hindi totoo, pwedeng gawa-gawa lang statement. Mm-hmm. Kasi there is no presumption. So kailangan si Secretary Larry Gadon may tinatawag siyang right to due process in this case. Mm-hmm. So that's why part of the due process is the motion for reconsideration, which we cannot discuss in details mm-hmm. the merits of the case kasi may tinatawag tayong principle of sub judice. Mm-hmm.